Magandang araw, ako pala si Mark. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang Petition of Rights at English Bill of Rights. Tulad ng Magna Carta, ang Petition of Rights at English Bill of Rights na naglalaman ng mga karapatan ay sagot sa pang-abuso ng kapangyarihan ng hari. Yung nangyari na pagmamalabis ng kapangyarihan ng hari bago mabuo ang Magna Carta ay nangyari din bago mabuo ang Petition of Rights at English Bill of Rights. Kumbaga, sa madaling salita, naulit ang kasaysayan ng pagmamalabis ng kapangyarihan ng hari. Itong Petition of Rights ay sagot sa pang-abuso ng kapangyarihan ni Haring Charles I ng England. Yung mga ginawa niya na pwersahang pagpapautang at pagpapakulong sa mga tao na hindi nakakabayad ng walang trial, walang due process, at sinundan pa ito ng martial law noong 1628. Ito ang namuwersa sa tao na bigyan ng pagkain at damit ang mga sundalo, at ito ang nagkait ng kalayaan at ari-arian ng mga mamamayan. At ito ang nagbigay daan upang ang mga miyembro ng oposisyon sa parlamento ay ipasa itong Petition of Rights upang limitahan ang kapangyarihan ng hari. Itong English Bill of Rights naman ay sagot sa pang-abuso ng kapangyarihan ng hari, particular sa pamumuno o panunungkulan ni Haring James II. At ang dokumentong ito ay sinabatas sa panahon ng panunungkulan ni William III at Mary II na pareho o co-ruler ng England. At ang dokumentong ito ang nagbigay ng kapangyarihan, karapatan sa parliament, gaya na lamang ng malayang eleksyon, malayang pamamahayag, at hindi pagpataw ng buwis ng walang pahintulot ang parliament. Ano ang importansya ng Petition of Rights at English Bill of Rights sa sangkatauhan? Kagaya ng Magna Carta, ang Petition of Rights at English Bill of Rights ay nagpapaalala rin ng ideya ng no one is above the law. No one is above the law. Walang sino mang may hawak ng kapangyarihan o walang sino mang tao ang mas mataas pa kaysa sa batas. Ikalawa, ito ang naghatid sa ideya ng balancing kapangyarihan. Ikatlo, ang mga bansang nasakop ng England gaya ng US, Australia ay naging modelo ang mga dokumentong ito sa paglikha ng kanilang Bill of Rights at saligang batas. At dahil nasakop ng US ang Pilipinas, ay naimpluwensyahan nito sa paglikha ng ating saligang batas at Bill of Rights.